So, sa video na to mga sir, meron kaming ipapakita sa inyo na paano namin binaba yung engine sa chassis niya mga idol. So, paano namin biniak yung makina. So, mag-o-overhaul kami ng CT100. Ngayon mga sir, yan, tinanggal namin lahat ng mga tornilyo doon sa engine support niya para maibaba namin yung makina. Kapag kayo'y mag-o-overhaul ng makina mga sir, una ninyong gagawin, tanggalin niyo yung upuan, tanggalin niyo yung tangke, tapos tanggalin niyo yung trambotso, tapos engine support. Yan. Tapos dito na naman sa video na to is makikita niyo tinanggal namin yung flywheel. Dito sa video na to mga sir, pinukpok lang namin yung flywheel kasi wala kaming puller na dala. Nakalimutan ko kasi nasa bahay yung puller kaya yan. Pero pag matigas talaga to tanggalin mga sir, huwag niyong pilitin. Baka mayroon masisira sa loob ng makina. Mas maganda kasi mga sir, dapat mayroon talagang puller. So yan, tinanggal na namin yung stator coil para maibaba na din ang makina. Pag-usapan natin ang flywheel mga idol. Ang flywheel mga idol is yan po ang pinakamahirap tanggalin sa parts ng motor mga idol. Napakahigpit yan tanggalin mga idol. So mas maigi mga idol na meron talaga tayong puller. Hindi ko na-advise sa inyo na tanggalin pokpokin yung flywheel. Kasi baka may masira na ibang parts mga idol. So okay lang naman yan mga idol kasi i-overhaul naman yan. So magpapalit naman kami ng side bearing na yan. So kung halimbawa kung magpapalit kayo ng timing chain tapos pokpokin, may tendency mga idol na masira yung bearing. Kaya mas maigi mga idol kapag magtanggal kayo ng flywheel, dapat meron talagang puller mga idol. Ayan mga sir, nag-drain tayo ng langis. So habang nag-drain tayo ng langis mga sir, so kung nagustuhan mo tong video mga sir, paki-like na lang ko sa video na to. Tapos kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na din sa aking YouTube channel. So by the way, maraming salamat no sa lahat ng nagsuporta sa aking YouTube channel. So God bless po sa inyong lahat. Ayan mga sir, nababa na natin yung makina. So unang-una dito mga sir, yung una natin tanggalin dito, yung cam cover, tapos yung cam sprocket. Yan po ang pinakauna natin tanggalin. Pero sa video na to mga sir, una namin tinanggal is yung stud bolt na apat, tapos yung cam cover at saka yung cam. So magdepende naman yan sa inyo mga sir kung ano ang pinakauna niyong tanggalin. Basta matanggal lang itong mga tornilyo na to para matanggal natin yung cylinder head ng motor. Tips ko lang sa inyo mga sir, gamit itong Matic Tools. Maganda to gamitin mga sir pag magtanggal kayo ng mga tornilyo. Pero pag higpit mga sir, advice ko lang na huwag nyo itong gamitin kasi baka mayroong mga sisira. Kasi itong klaseng pneumatic mga sir, wala itong adjustment sa paghigpit. Kung gusto kayong gumagamit ng Matic Tools mga sir, bili kayo ng Matic Tools na mayroong adjustment na paghigpit. Yan po ang magandang gagamitin sa paghigpit ng mga tornilyo. Kasi pag ganitong pneumatic mga sir, walang adjustment. Nako mga sir, I'm sure na meron talagang masisira na mga tornilyo. Ayan mga sir, nakita nyo sa video na tinanggal namin yung mga tornilyo. So, dalawang bolt sa gilid, tapos apat sa head. Tapos meron pang bolt mga sir dun sa oil pump niya mga sir. Oo, tanggalin namin yan. Tapos dito sa sprocket, cam sprocket mga sir, tinanggal na namin. So, yan. Pagkatapos nito mga sir, tanggalin natin yung cam sprocket. Yan, tinanggal namin yung cam sprocket para mabunot natin yung cylinder head mga sir. Oo. Dito mga sir, hindi na namin tinanggal yung cam sprocket kasi pwede naman siya bunutin. Pero yung ibang klaseng motor mga sir, kailangan talaga na kunin natin yung cam sprocket para mabunot natin yung cylinder head. Dito naman mga sir, kita ninyo na yung tubo yung tinanggal namin. So ito pong tubo mga sir, ito po yung daluyan ng langis.
So, paakyat yung langis papuntang cylinder head. Ito po yun mga sir. Magkaiba yung motor to sa ibang motor. Kasi nasiparit yung daanan ng langis papuntang cylinder head mga sir. Mura mo na yan, pasaka sa wheel. Wala may direct. Ayan mga sir, natanggal na natin yung cylinder head. Dito mga sir, yung makikita natin, yung timing chain, yung chain guide, tapos yung cylinder head gasket, tapos piston. Dito natin makikita. So itong cylinder block mga sir, pwede na natin yan mabunot kasi wala na yung mga bolt. So yan, dahan-dahan lang kasi meron pang chain guide. So, mabunot naman yan diretso mga sir. Yan, dito natin makikita kung sira ba yung piston, sira ba yung chain guide. Yan, makikita natin dito mga sir. So, dito mga sir, mayroong tama yung chain guide niya. So, nabiyak yung chain guide. Dito mga sir, nakikita natin yung piston, meron ng gas-gas. Yung cylinder bore niya mga sir, meron na ding mga gasgas mga sir, pero dito sa camera di, hindi natin makikita. Pero ang plan kasi ng nagmamayari nito mga sir is ifari bore niya to standard sa Fury mga sir. Oh. So rebore 75 to siya mga sir, ipa-convert niya to standard to Fury. Oh, yan ang plano ng nagmamayari. So, siya naman ang magpapareborn nito. So, kami lang yung gumagawa. So, yan. Dito mga sir, nakikita niyo yung crankcase cover na naman yung tinanggal namin. Okay lang yan mga sir na ginagamitan natin ng pneumatic. Kasi tanggal naman, pagtanggal naman ng tornilyo. Pero advice ko lang sa inyo mga sir, pag maghigpit kayo ng crankcase, huwag kayong gagamit ng pneumatic. Kasi itong pneumatic mga sir is pag maghigpit tayo, delikado talaga mga sir kasi mabibiyak, madaling mabibiyak yung crankcase talaga mga sir. So, laking problema na yan pag mabiyak mga sir. So, dito mga sir, nakikita ninyo is yung tatlong tornilyo na naman sa centrifugal balancer mga sir. Yan po yung tinanggal natin. Kasi cover yan mga sir, sa gitna na yan, meron pang bolt mga sir. Meron pang nut, hindi tornilyo, bolt. So, meron pang nut dyan mga sir, yan po ang pinakatanggalin natin. Oh. So yan po ay cover lang mga sir. Yan kita ninyo na yung center niya, merong nut mga sir. So yan. So yan, natanggal na natin mga sir, pwede natin yan bunutin. So dito mga sir, tinatry namin na bunutin yung gear, pero mahigpit yung gear. So dito mga sir, pag bunot niyo sa centrifugal balancer mga sir, meron siyang street key. Huwag niyo yang kalimutan mga sir. So dalawang street key sa crankshaft mga sir. Oo. Dito banda mga sir, dalawang street key. Dito mga sir, sobrang higpit. Yan, tinanggal namin yung clutch housing assembly. Yan. So dito naman sa clutch housing assembly mga sir, meron ditong dalawang washer sa gitna nitong tapos sa likod ng clutch housing. Yan po ang washer niya mga sir. Tapos yan, sobrang higpit talaga mga sir. Ginagamitan talaga namin ng malaking pneumatic mga sir. Oo. Yan, pwede natin bunutin kasi natanggal na. Yan, dito naman tayo sa gear. Sa crankshaft, napakatigas mga sir. Oo. Minsan dito mga sir, dali lang tanggalin. Minsan ga, matigas. Oo. Kasi natapalan kasi yan ng mga dumi mga sir. Sa clutch housing assembly mga sir, yan, kita ninyo merong washer sa likuran niya. Dito mga sir, yan, kita niyo sinilsil namin yung gear. Pero dahan-dahan lang mga sir, no, na hindi masira yung gear. Tapos merong street key at saka bunutin natin yung wheel pump gear mga sir. Yan yung pinakamaano dito mga sir, yung street key talaga para gumagana yung mga gearings na yan.
yung street key, wag natin yang kalimutan, mga sir. Yan, dito naman mga sir, is tinatanggal namin yung lahat ng tornilyo dito sa gitna. Kasi para mabiak na natin yung gitna ng makina, mga sir. Dito mga sir, tingnan nyo maigi yung lahat ng mga tornilyo, kung natatanggal ba. Natanggal ba ninyo mga sir? Kasi baka ano, pukpok lang kayo ng pukpok, pero meron palang tornilyo na hindi natanggal. Oo. Kaya i-check natin maigi para iwas na rin basag mga sir. Dito naman mga sir, tanggalin natin yung timing chain. Pero dito mga sir, hindi natin basta-basta matanggal yung timing chain kasi meron pang nakasupport sa timing chain para hindi po siya lumabas sa kanyang sprocket niya mga sir. Oo. Tanggalin natin lahat ng mga tornilyo dito. Tapos yung chain guide, tanggalin natin mga sir. Kasi need talaga natin tanggalin to mga sir, kasi hindi natin mabubunot yung crankshaft pag hindi natin ito tanggalin. Ayan mga sir, pwede na natin bunutin yung timing chain. Nakikita nyo na pwede na natin kunin yung timing chain. So dito mga sir, pwede na natin to biakin yung makina. Kasi natanggal na lahat ng mga tornilyo. So pwede na natin yan biakin. So una-una dito mga sir, kung matigas to biakin, pupukin lang nyo yung drive shaft mga sir. Yan o, pinukpok namin. So dahan-dahan lang. Tapos yan, mayroon namang ano dito, parang pwede din mo siya gamitan ng flat screw gaya ng ginagawa namin. Pero dahan-dahan lang mga sir, baka masira yung crankcase. Oo. Wag natin isagad mga sir. Kasi masisira yung crankcase. So mag-cause na ng leaking mga sir. Oo. Yan, pwede na natin yan biyakin mga sir. Dito mga sir, yan, nahirapan kaming magbiyak ng makina. Kasi, yan, matigas pala. Matigas to biyakin yung makina mga sir. Sabay pukpok, tapos, yan, nagligwat pa kami mga sir. Ano ba ang Tagalog sa ligwat? Yan. Pero wag natin yan. Hindi ko na yan i-advise sa inyo na gawin yun mga sir, no? Yung ginagamitan namin ng flat screw. Hindi ko yan advise sa inyo. Mas maigi na yung makina, yung gilid-gilid lang yung bukpukin niyo. Pero mas prepare ko magamit ng ano mga sir? Rubber mallet mga sir. Napaganda pag rubber mallet yung gagamitin natin para iwas basag na rin mga sir. So dito mga sir, hindi pala natanggal yung kick crank axle mga sir, dapat tanggalin yan. So hindi naman yan mahirap tanggalin yan. So dito mga sir, nabunot na natin. So makikita niyo mga sir, nagkahiwalay yung mga gear tapos yung axle. So dito mga sir, mas maigi na hindi natin malimutan yung mga washer kung saan nakaposisyon. Tapos yung gear dapat mga sir, hindi natin paghiwalayan, hiwalayan mga sir. Kasi baka pag ano mga sir, pag sauli niyo na mga sir, mahirapan kayo. Ano lang, buhuin natin yung mga gearings mga sir, yung washer, hindi natin yan kalimutan. Kung saan nakaposisyon, yung gear saan nakaposisyon. Yan talaga ang ano, pinaka-importante mga sir, na hindi natin malimutan. Kasi once na pag malimutan natin yan mga sir, laking problema na yan mga sir. Halimbawa, wala kayong catalog. So, manual mga sir. So, dito mga sir, yan. Ito po yung connecting rod na papalitan natin. Tapos side bearing mga sir. Tapos yung block. Yan, paparibor natin yan mga sir. So, yan lang muna mga sir, no. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa video na to. So, maraming salamat. So, God bless po sa inyong lahat mga sir.